So welcome guys na Bayan Trading Channel. Bali, review naman, review ako ngayon mga global stocks. Ngayong umaga nag-review na ako ng mga some PSE. So global stock naman tayo ngayon. So sa description, kung wala ka pang account sa global market, so I'm using eToro, meron akong eToro group. So lahat ng link sa description, nasa description na kailangan mo, account, gusto mong mag-create ng account. Gusto mo mag-join sa group, so nasa description lahat yan. So mag-review lang tayo. Currently open yung market. Ito kasi yung mas natitrade ko kasi nasa middle list niya ako. So ito yung mas applicable sa timing ko kasi yung pasok sa umaga. So ang open ng yung market sa Pinas is 4:30 AM. So hindi na kaya mag-trade. So ito na yung ginagamit ko. Okay? US market mainly. Okay. So start tayo, S&P 500. So hindi nakakaalam, index to ng US. So standard in poor yung full form niya, covering 500 companies. Okay, so may dalawa yan, may mid cap, may small cap. So merong S&P 100 yung mga small caps. So currently nagbabang siya rito sa support na to. Tingin ko, pinlag ko to last time nasa 0.23 na fib. Okay, so tingnan natin. So yun yan, nasa 0.23 fib siya, so dyan siya nagkakaroon reaction. Actually, ang dito, ibali yung pinaka-negative drive niyan for the past 1 week. So yun, simula niya nag-drive, bumagsak siya. Ayun nga yung impending na second wave. Okay, tinitingnan na rin na potential second wave doon ng COVID. Kaya nagkakaroon ng negative impact yun. So nagkakaroon ng mga sell-off. Pero tingin ko, nangyari talaga dito, taking profit na lang. Okay, so yan, nagkaroon siya ng bounce dito. So hopefully, ma-hold niya yan. Test niya ulit yung high niya, yung 3,200. Okay, so overall until now, bukas pa yung index natin, bukas pa yung US market. So up pa naman siya. Okay, start na tayo ng mga stocks. Start natin si Hertz, HTZ. So request to sa group. Isa to sa mga highly tradable stocks. Kasi nagkaroon to ng news, siyempre bankruptcy news, pero chapter 11 yun eh. Kasi meron mga, parang may mga bracket, parang may mga stages. May mga stages yung mga bankruptcy reports. So chapter 11 siya, ibig sabihin hindi pa siya full na hindi pa siya totally bankrupt o madidelist. Okay, so on the technical side naman, yung pa rin na gawa niya mag-recover kasi last time, so bumagsak to dito, so nag-spike, so closing siya down, tapos ngayon nag-ano pa rin, hovering pa rin siya ng trend line above. So good sign yan para sa akin, HTZ. So syempre second na support niya si itong area na to, 150 to 0.82. Okay, so na-trade ko to last time around 1.20, hindi ako nagkakamali, 1.10, 1.20, tapos so, binenta ko na ganyan. So magandang binigay sa atin na gain ito ni HTZ. Okay, ni Hertz, car company to . Okay, so American Airline, isa rin sa mga tradable stocks, highly tradable stocks. Okay, so nag-recover na to ng matindi si American Airline. Yan, papansin nyo. So, nag-recover na ng matindi yan. Kaso, naging problema naman ito. Dahil nga rin sa second COVID na sinasabi nila. Second wave potential na mag-wave. So, nagkakaroon ng traders. Okay? Nagkakaroon sila ng panic. So, may nagbibenta, may nagtitig ng profit. Oops, yung mga pag-drawing ah. Wait lang guys ah. Parang mabagal yung natin eh. Hindi makuha yung So, hindi na natin. Mag-plot. So, yun, nag-plot siya. So, yun nga. Pasensya ka, medyo mabagal ah. So, yun nga. After niya mag-spike, solid yung taas nito. Tapos yun, nagkaroon na ng sell-off. So, matindi rin yung sell-off na ginawa nito ni American Airlines bago siya nagkaroon ng today. Ngayon lang nagkaroon ng recovery yan. So, kita niyo yung drop niya, 37%. So, kung nag-short position ka rito, ang laki na lang kinita mo, 37% na, lalo kung may leverage pa. Pero, syempre, tinitingnan ko to as buy kasi mas concentrated ako sa buy only lang. Lalo ngayon nagpapakapi tayo ng port. So, yun nga pala guys, yung port ko, pinilitan ko kasi hindi ma-approve ni eToro. So, tinawagan nila ako, hindi ma-approve yung sa copy trading kasi yung drawdown, kasi nagsimula ako sa risky trade dun eh. Tapos binaba ako.
Kaso, yun na, na-fix na yung drawdown ko ng 20% per year. So, inano ko na lang, nagawa ko na panibagong account, so yung iba doon naka-transfer na. So, check nyo yun, Zain 2018. So, tingnan nyo kung magiging, kung potentially ba maging part ng ano nyo, portfolio nyo. Okay, so yung kay American Airlines, ang ganda ng ano, ng ano niya, ng recovery niya today. So, nag-drop yung mga nakakuha dito. Solid na rin yung mga naging gain niyan. So, yung mga talagang nag-risk, so 14%, malaki na yan para sa big cap. So, malaki itong area na to. Malaking potential na take profit yung nangyari. So, currently ngayon, ang pinaka-main support para sa akin is itong area na to. So, around 12.74 to 13.55. So, yung zone na yan, yung pinaka-last line of defense sa akin. Pero, tingin ko naman magkakaroon ng, ano to, ng tuloy-tuloy na ano, pag-angat. Okay, so, syempre yung TP area natin, yung mga weak field, and around $21. So, ayun ang, yung take ko kay, ano, kay American Airlines. Okay, so check pa tayo na isang ano, cruise, NCLH. So, ito, highly traded din to si Norwegian Cruise Line. So, ito yung mga, isa sa mga isa sa mga industry, yung mga cruise lines, yung na-battered talaga yung nabugbog ng gusto. Itong COVID, kasi nga, sino ba naman talagang babiyahe, di ba? So, ano yan, parang nagkaroon domino effect. Si Hertz Car Company, mostly kinikita niya mga tourist. Then yung American Airlines, syempre, walang dumarating na tourist. Tapos ito din, wala rin dumarating ng mga nagkukruise. So, ayan, pagsakan talaga sila. Okay, price action-wise, para sa akin, hindi pa to na, kumbaga, nasa ano pa lang to, nasa support zone pa rin. Okay, so, need niya ma-hold yung area na yan para makapag-test siya ng mga further resistances. Okay, ito ang ganda na sana nito eh. Akala ko babasag na talaga dito yung breakout eh. So, mapapansin nyo yung price action niyan. Awa ko pa to sa isa kong account. So, yung price action niyan solid. Oh. Yung mga gantong price action, potentially mag-breakout yan. Kaso anong nangyari? Boom, selo. Sabi mo magsak pa sa pinaka, ano, sa pinaka support talaga. So, kung makukuha mo yung, ano, kung sakali na flat mo to, 7% down, oh, solid. Kung sakali nakuha mo sa area din na yan, maganda rin yung magiging ano mo diyan, maganda rin magiging gain mo sa ano kaya America kaya Norwegian Cruise kasi 37 down tapos nasa lumuri ito, so up ka na niyan mga 14% and 18%. So ang take ko dito as long as nahi-hit niya as long as hold niya support, good pa rin para sa atin yan, pero para sa akin magkakaroon na yan ng resistance dito sakaling aangat niya. Okay, para sa akin significant kasi itong mga gaps na to, significant yan. Okay, so yun lang kaya NCLH, okay, Tesla. Kung si Tesla pumalo ng 1K, solid, solid na ginawa nito. Isa ito sa memorable trade ko ngayong taon, si Tesla. So, nakuha ko to last time, alam ko, 500, tapos naitapon natin to ng around 900 something. Tapos isinort ko ulit siya. Ito, Tesla, yun nga, yan, nag-drop na. Yan na rin yung resistance niya. So, ito yung pinaka-ano niya. All-time high niya recently na binasag niya, around 966. Tapos, dyan na rin siya nagkaroon ng ano? Dyan na rin siya nagkaroon ng resistance ngayon. So, nag-drop. Tinitrain niya i-break. So, dapat ma-break niya yan. Kasi kung hindi, ang next resistance, ang next support para sa akin is itong area na to. Parang medyo bagal yan. Trading view, hindi ko sure eh. Okay, pasensya na guys ha. Sana nakakasunod pa kayo. So, itong area na to yung pinaka next line of defense para sa akin, okay? So, pinaka support area niya kay Tesla. Pero overall naman, yung structure na pinapakita niya, solid pa rin, syempre, hindi tayo magka-counter trend. So, yung mga short position, so mag-prepare na lang ako ng maayos dyan kung sakali mag-short man ako para sa hedge. So, kailangan pa-break niya yung above para magkaroon ng upside potential pa si Tesla. Okay, so yun lang kay Tesla. Beyond. Ito yung mga tradable stock talaga yun. Beyond Meat. Competitor to ni McDo. So, isa to sa mga fast food. Maganda yung ano nito, maganda yung ginawa nitong run up. So, pakita natin. Maganda natin yung mga previous na drawing. So, solid na run up na pinakita nito. Yan. So, after niya bumagsak, bagsak 51. Okay, anong month to? March talaga. Kasi yun na, makasya siya lang 150, 160. So, na 200% ang inap nito. Within na ilang months lang, di ba?
ito yung pinaka-breakout point niya, nung all-time high niya last time. So solid pa naman yung ginagalaw. Andiyan pa naman siya sa, ano, sa above a breakout point. At the same time, may binuo na ito na channel. So solid yung binuong channel nito. Nag-hover siya ngayon dyan. So dapat maano niyan, ma-maintain niya. Okay, so yung ano, yung pinaka-resistance level, yung pinaka-all-time high niya ngayon, which is 163. Something. So, pero, kung 162. So, ang pinaka-take ko dito, kung gusto mo kong hawakan ng, ano, ng matagal si Bian, so, potential stock to. Okay? Si Bian Mitty. Nga lang, since overextended na siya, lalo kung position ka, siguro hindi mo nalang magkaroon ng mga pullback, mga retracement. Although, makakapasok pa rin naman sa kanya, marami din namang, ano, marami pa namang pagkakato para makapasok yan. Okay, guys, Bian. So, isa sa mga high potential stock, okay, sa long run. Okay, so, check natin yung oil, si WIL. So, isa to sa, actually, hawak ko pa to, mas negative to sa isa kong portfolio. Pero may mga ginawa ko si dito. So, nung hawak ko yung bumagsak, binilang ko ulit. Tapos, yung mga yung gain na mga position. So, ayun yung ano ko, yung pinaka tinitake profit ko. So, pag ito in-out ko, more or less, break-even lang ako nung hinawa ko siya. Si waiting petroleum. Okay, so support level, medyo mahina na lang. Okay, dapat ma-hold niya yan. So, yun ang take ko sa kanya. Kasi pag hindi niya na-hold yan, medyo malalim-lim na. Ang galawan nito, kung makapansin niyo, okay, pag tinan niyo ATR niya, so 0.55. Napakalaki yan, isipin niyo. Sa 1.77, meron akong ATR na 0.55. Gano'ng kalaki yun, di ba? Halos 50%. Ayan o. Yan yung ATR level niya. So, malaki talaga kasi nga, kikita nyo naman yung mga spike nito. So, medyo mahirap siyang i-trade kung short term mo siya. Kung gusto mo talaga i-trade ito ng matindi, dapat ang leverage mo 1 lang. Or maaari. Okay, so, hayaan mo lang siya gumalaw ng ganyang kalaki. At least, hindi ka masyadong stress sa leverage. Nakaka-stress din leverage, guys, lalo pag naka-buy position ka, tapos makikita mo yung mga pre-market negative. Okay, yung isa, pre-market pala sa mga hindi nakakaalam ang ginagamit ko is investing.com. So, kung tingnan yung mga pre-market, nakakatulong din yun kasi pwede ka mag-plan sa mga trade mo ng araw, okay? Kung pure day trader ka talaga. So, yun lang muna guys. Sana may nakuha kayo. Tingin ko naman yun yung pinaka-highly traded stocks. Kung meron kayong gusto pa-review, comment nyo lang sa baba. Try ko i-send yung chart and mag-engage sa group. So, para sa akin, napaka-beneficial nun lalo sa mga bago. Thank you guys and God bless.